Magandang buhay po sa lahat ng taga-subaybay at manonood ng DepEdAR Teleturuan. Ako po ang inyong makakasama, Joshua A. Santos, Guro 2 ng Marciano del Rosario Memorial National High School sa paghahatid ng karunungan na ating matutuklasan sa aralin ng Pilipino sa Piling Larang. Para sa aralin ito, ang mga layunin ay ang mga sumusunod na dapat nating malaman. Una, malinaw ang kahulugan ng etika at pagpapahalaga sa loob at labas ng akademya. Ikalawa, matukoy ang ilang etikal at di-etikal na mga gawain sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At ang panghuli, makasulat ng isang liham pang negosyo na naglalahad ng commitment sa integridad at pagpapahalaga sa katapatan sa pagsulat. Bago natin simulan ang talakayan, marapat na malaan muna natin ang mga tuntunin at kaisipan na dapat isaalang-alang sa pagsulat, lalo na sa mga liham, partikular sa liham pangangalakal. Sa pagsulat, kinakailangan na isakatuparan natin ang etika at pagpapahalaga sa pagsulat. Bago yun, ano ba ang pagkakaiba ng dalawa at bakit ito mahalaga? Narito po, ang etika at pagpapahalaga ay kapwa gumagabay kung papaano natin ihaharap ang ating sarili sa pakikiharapan natin sa ating kapwa. Gayun din, tumutulong ito upang magkaroon ng kaayusan at katahimikan sa isang lipunan. Kumbaga, pag sinabi po nating etika at pagpapahalaga, ito ang bumabalanse sa kakayahan at kaalaman ng bawat isa sa pagsulat natin. Paano natin malalaman yan? Siyempre, kailangan natin ibigay ang pagkakaiba at buod na kaisipan at bukal na pagpapahalaga sa dalawa. Una, ang etika. Ang salitang etika ay galing sa salitang Griego na ethos, na may kahulugang karakter. Katumbas ito ng salitang character sa Ingles at pagkatao o karakter sa Pilipino. Ang ethos ay mula sa salitang ugat na ethikos na nangangahulugang moral o moral na karakter. Ginawa itong ethics sa Ingles at etika naman sa Pilipino. Ang etika, para kay Chris Newton, ay tumutugon sa mahalagang tanong na moralidad, konsepto ng tama at mali, mabuti at masama, pagpapahalaga at pagbabaliwala, pagtanggap at di pagtanggap ng lipunan na siyang nagtatakda ng batayan ng mga ito. Ayon sa pahayag ni Newton, ang etika ay isang pangkalahatang pagkakakilanlan at pagkatao ng bawat individual. Ibig sabihin, pag sinabi po nating etika, ito ang siyang tatalakay at magpapakita ng kalakasan ng isang tao, pangkabuuan. Labas po dito ang damdamin, bagkos kaisipan lang. Bakit? Kasi dito natin malalaman ang pagkakaiba ng dalawa sa pagpapahalaga. Ano ang pagpapahalaga? Pag sinabi natin pagpapahalaga, ito ay isang standard o batayan ng mga ideal at gawi at institusyon gaya ng simbahan, pamilya, paaralan, at negosyo na pagbabatayan natin kung tama o mali ang ating mga desisyon. Tumutulong ito upang timbangin at balansin ang ating mga desisyon. Ano ang pinagkaiba na to sa etika? Pag sinabi po natin etika, ito yung pangkalahatang katayuan ng isang tao. Dito natin malalaman yung standard na kaisipan. Pag sinabi po natin pagpapahalaga, dito na po natin makikita ang damdamin at emosyon ng isang tao. Kumbaga, isa itong paniniwala ng isang tao o grupo na may isang quote o pinanggagaling na damdamin o emosyon ukol sa isang bagay na dinedesisyonan. Paano po yan? Ibig sabihin, ang pagpapahalaga ay isang standard at pagkakasundo ang paniniwala ng bawat grupo o lahi base sa kanilang emosyon at damdamin. Ang mga batayang ito ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin ng tao bilang kaniyang obligasyon, karapatan, katuwiran, at halaga. Ilan sa mga batayang inaasahan ng alinmang lipunan o bansa ang pagkamakatao, katapatan, at pagtitiwala. Ang tatlong ito ang siyang magdidikta sa pangkalahatang kaisipan ng dalawang tinalakay natin. Ano nga ito?
Ito ay ang etika at pagpapahalaga. Maliwanag po. Narito ang espesipikong pagkakakilanlan ng etika at pagpapahalaga para sa mabisang pagkakaunawa nating lahat. Ibibigay natin kung paano ba natin malalaman ang etika sa pagpapahalaga. Pag sinabi po natin etika, ito ay tumutukoy saan? Siyempre, individual. Pag merong individual, nandyan ang lipunan. Sa lipunan, dito natin makikita ang tama at mali, mabuti at masama, pagpapahalaga at pagbabaliwala, pagtanggap at di pagtanggap ng isang tao ukol sa kaniyang paligid. Dito din natin makikita ang practice o kilos etikal at di etikal. Nakikita natin dito ang tama at mali depende sa tao, grupo, komunidad at institusyon. Ito ang babalansa sa lahat na siyang magbabalik sa obligasyon, karapatan, katuwiran at halaga ng isang tao sa kaniyang ginagalawan. Paano naman sa pagpapahalaga? Pag sinabi natin pagpapahalaga, ito na yung grupo ng tao o yung isang lahi. Sa etika, ito yung lipunan o yung isang individual. Sa pagpapahalaga, makikita dito ang standard na paniniwala. Pag sinabi natin standard, ito yung pinagkasunduan ng lahat. Hindi lang ikaw ang gumawa, kundi pangkalahatan. Paano ito malalaman? Dito natin makikita ang practice, kilos, at manifestasyon ng bawat isa. Ano ang tama at mali? Ano ang tanggap at di tanggap? Etika, pag ginawa mo, paano mo ikikilos ang tama at mali base saan? Sa sentido komon ng bawat isa. Pag nagkaroon ng sentido komon ng isang tao, ibig sabihin, iyon ay etika. At pag naipasagawa o naisagawa ang sentido komon ng isang lahi, ng isang grupo o ng isang lipi, dito natutukoy ang pagpapahalaga. Bakit? Dahil nandito na tayo sa damdamin. Pinakikita natin at sinasaalang-alang natin ang pagkakaiba ng bawat isa na siyang tutukoy saan? Sa grupo o lahi na ating bibigyang halaga. Sa pagsulat naman, meron tayong mga tuntunin na siyang sinusunod kung ano ang dapat nating ilagay sa ating sulatin, ano ang dapat nating iwasan at pakatandaan. Siyempre, sa pagsulat, lagi yan merong manifestasyon na kinakailangang sundin. Ano-ano yan? Yan yung pagbabalangkas na dapat nating gagawin. Siyempre, sa lahat ng gawi o kilos ng isang tao, laging merong nararapat at hindi nararapat gawin. Ganon din sa pagsulat. Ano yun? Meron tayong copyright at plagiarism. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi natin copyright, sa Pilipinas, nililinaw sa Intellectual Property Code of the Philippines o ang Republic Act No. 8293 ang mga karapatan at obligasyon ng mga may akda, manunulat, artista, iskolar, tagasalin, compiler, editor, mananaliksik at iba pa na siyang nagpapakita ng manifestasyon ng pagsulat. Pati na ang mga paggamit sa mga gawa ng mga ito. Mahalagang malinawan ang mga karapatan o obligasyong ito upang maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan para sa mga pagsipi at pagbubuod, lalo na sa mga layuning akademiko, gayon din sa layuning pang-techbook na ating gagawin mamaya-maya. Ibig sabihin, pag sinabi natin copyright, kailangan tayong magbigay ng sipi. Hindi pwedeng kukuhanin natin ang edisyon o ang partikular na kaisipan ng bawat isa at atin tong aakuin na parang tayo mismo ang gumawa. Pag ginawa natin yon sa ating sulatin, naku, maling-mali. Ibig sabihin, pagkakakulong ang ating kapupuntahan dahil meron tayong sinusunod na Intellectual Property Code of the Philippines. Dapat tukuyin ng may akda o kung saan nang gagaling ang datos, petsa, milimbag at iba pang impormasyon na ating pinagkukuhanan at ilalahad natin sa ating sulatin. Ibig sabihin, hindi dapat natin akuin ang mismong impormasyon pinaliwanag natin sapagkat hindi sa atin nagmula ang mismong kaisipang ating pinalalayog. May pinagkuhanan tayo, maaaring sa libro, sa internet, sa tao o sa kung ano pa mang narinig natin na maaari nating bigyang buhay at bigyang diin sa kanya nagmula ang kaisipan ating pinalalayo. Pag plagiarism naman, pag sinabi natin plagiarism,
Ito ang maling paggamit o pagnanakaw ng mga ideya, pananaliksik, lengguwahe, at pahayag ng ibang tao sa layuning angkinin ito at magmukhang sa kanya. Ano yung pinagkaiba? Ba't parang magkamukha? Pag sinabi natin copyright, ginawa natin at binigyan diin natin pagpapahalaga yung mismong pinagkuhanan natin. Pag sinabi natin plagiarism, kinuha natin yung mismong gawa, sipi o kaisipang binanggit nila at inari natin itong parang sa atin. Sa paano ito? Ayon kay Diana Hacker, tatlong paglabag ang maituturing na plagiarism. Una, hindi pagbanggit sa may akda sa bahaging sinipi at kinuhanan ng ideya. Pangalawa, hindi paglalagay ng mga panipi sa hiniram na direktang salita o pahayag. At pangatlo, ginagamitan ng sariling mga pananalita ang ibang akdang binuod o sinamari at hinahalaw o pinaraphrase. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nating pagpaparaphrase sa isang sentence upang kuhanin natin ito sa isang sabihin nating aktibidad, sabihin nating takdang aralin na hindi na inako natin at hindi natin binigyang pugay ang mismong nagsulat, plagiarism po yun. Nagkakaroon tayo ng hindi ethical na paggawa at di pagbibigay pagpapahalaga sa mismong pinanggalingan ng ideya. Plagiarism po, nakagawa na tayo ng isang malalang sitwasyon na hindi katanggap-tanggap ng individual, lalong-lalo na sa lipunan o sa isang grupo. Siyempre, pag sinabi natin plagiarism, kasama rin sa issue ng plagiarism ang ano? Pangungopya o pagkopya sa sarili? Paano ba natin kinokopya ang ating sarili? Dinadaya natin ang sarili natin. Nagsusuot tayo ng maskara upang tanggapin tayo ng lipunan. Ano po ang plagiarism doon? Hindi pagiging totoo sa sarili. Bakit? Tandaan natin sa pagsulat, kung hindi tayo magiging totoo sa ating sarili, magkakaroon na tayo ng paglalabag saan? Una, sa etika. Bakit? Kasi dito makikita ang tanggap at di tanggap o at di katanggap-tanggap na gawi bilang isang manunulat. Pangalawa, ang pagpapahalaga. Pagpapahalaga sa iyong sarili, gayon na rin sa pinagkasundo ang standard na kaisipan at pagpapalayog ng damdamin na isinet natin o sinakatuparan ng ating grupo. Kaya ang pagkopya sa sarili ay isang halimbawa ng plagiarism. Maaari din sa pagkopya ng sarili ang kalimitang nagagawa ng ibang estudyante. Ano yun? Pag magkakaroon po tayo ng isang pagsusulit at nagagawa tayo o nakagagawa tayo ng isang pagkakamali na siyang humihingi ng pagtulong sa ating katabi na hindi natin nasasabi sa kanila, iyon ay plagiarism. Ang dalawang kaisipang ito ang siyang huhusga kung ano at papaano ang mga tuntunin kinakailangang sundin ng isang manunulat para makubuo ng wasto, tanggap, at angkop na sulatin. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, bigyan muna natin ng daan ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik ang teleturuan makalipas ang ilang sandali.